a memorable day, mga KTZens, dahil ngayong araw, sasamahan natin at ihahatid sa airport ang Kapamilya of the Week ng TFC Connect at ang ating featured KTZen. Isang magandang araw, KTZens. Ngayon, ihahatid natin si Dina papuntang airport. Siyempre, magchichikahan din kami ng konti kasi balita ko, ngayon lang siya uuwi after 3 long years. Tara, sunduin na natin siya. She is working as a domestic helper in Alpha 90s Kuwait for more than 9 years and still counting. Every 3 years lang din siya nakakauwi ng Pinas. Kahanga-hanga ang katatagan ng ating kababayan, di ba? Mga KTZens, nandito na tayo ngayon sa bahay kung saan nagtatrabaho po si Ate Dina. Kaya halika, sunduin na natin siya. Hello po, Miss Dina. Tuloy po kayo. Dito po tayo ngayon sa bahay ng amo ko. Kung saan po ako dito nagtatrabaho. Tapos po kung saan ko kinukuha yung pinapadala ko sa Pilipinas. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung mga daily routine ninyo na ginagawa araw-araw. Ang ginagawa ko po dito pagising po sa umaga, luluto na almusal ng mga alaga. Pagpunta ng school, pagbalik ko sa school, naglilinis na po ako. Umpisa na po yun ang linis ko. How do you survive as nagtatrabaho dito sa bahay? Paano ba nakaka-survive? Ang iniisip ko para malabanan yung ganyan, yung sa pamilya. Kasi, syempre, kailangan ng pamilya. Mahal ko sila. Kailangan. Isipin ko, kaya ko dito. Kahit sobrang mabigat ang trabaho, walang tulog, yung mga bata makukulit, pinaglalabanan ko yan. At saka, inisip ko nga, kaya ko. Totoo. Kaya nga ako dito napunta kasi kaya ko talaga. Yes. Ate Dina, kailan ka ba nag-start ng work mo dito? Nag-start po ako dito 2008 hanggang ngayon. So, ba, ilang years ka nang nag-promote? 9.5 years. Oh, matagal-tagal na rin pala. So, paano ka tumagal ng ganong katagal? Inisip ko kasi pag sa atin mag-stay, napakahirap. At saka dito, okay naman kasi dito. At saka so, mahal ko yung mga alaga ko. Yun yung importante, di ba? So, mahal ko yung mga alaga. Sa tingin niyo po, as a OFW, anong dapat nakatangian na meron tayo? Ang katangian ng isang OFW ay matyaga. Kailangan naman talaga ang tiyaga, sipag, at saka tiwala sa sarili. Kailan ka babalik ulit dito sa Kuwait? January 20. January. Yes, 2 months vacation. Okay, excited din ako na makakasama kita ngayon, na iahatid ngayon sa airport para ano, para magbakasyon. Namang kahanga-hanga ang tatag at lakas ng loob ni Dina. Pero hindi lang yan ang maise-share niya sa atin. Itutuloy natin ang chikahan bukas habang bumabiyahe papuntang airport kasama ang ating featured KTZen and Kapamilya of the Week. From an admirable KTZen, let's see if our kababayans will pass the Come On Do the Hamon in Riyadh, Saudi Arabia. Brought to you by Ali Cafe. What's up mga KTZens? It's me, Francis Pega, ang inyong resident KTZen dito lang sa Riyadh, Saudi Arabia. Gagawin ng ating mga challengers ay magpapaunahan lamang ubusin ang apple. At kung sino pinakamabilis na naubos ang apple, ang siyang winner. Hi, I'm Belle from Mindoro. Hi, I'm Marybeth Araraca from JLTS Cavite. Go! One apple. Sarap eh. At dahil natin may manalo ko ng gift pack from Ali Cafe. Rich aroma, tastes good rain. Ayan. At syempre, if you want to know more about Ali Cafe, you may visit their website, www.powerroot.com. Don't forget to like and follow our Facebook page at facebook.com/TFCKworld.